Ayun, what's up mga boss? Eto na naman po tayo, magbibida-bida na naman sa my DeFi Pep. Eh, syempre, gandang umaga, tanghali, hapon, gabi, hating gabi, madaling araw. Depende kung anong oras mo pinapanood to, magandang araw sa'yo. At nais ko pong magpasalamat, syempre mga boss, sa inyong lahat. Sa mga taong sumuporta, sumusuporta at susuporta pa. At syempre boss, kung gusto mo maghambag, ayun, pindutin mo na yan. Huwag ka nang mahihiya. Yan. Malaking tulong yan. Pero syempre, hindi pala 88,000 yung ulang ko, 78,000. Salamat po dun sa nag-correct. Palpak ho talaga tayo sa mat eh. Ayun nga mga boss. Ang dami kasi nagtatanong eh. Kung naiinip na ba ako. Wala na patumpik-tumpik pa. Simulan na natin to. So ayun nga mga boss, syempre, kung naiinip na ako, yes, malaking yes. Totoo naman na naiinip na rin ako kasi hindi na rin naman din ganun kaikli na rin yung baghihintay na ginagawa ko tulad ninyo. Isang buwan na rin ho ako eh, mahigit. Simula nang sinimulan ko to, tapos yung nagbumili ko ng unang DePet token ko. June 28 kung hindi ako nagkakamali. Diba? Tagal-tagal na rin ako eh. Ito nga pinaggagawa ko. Sige, lipat tayo. O, diba? Sipin nyo, isang buwan na ako mahigit nagpipipindot dito. 17. Boss, 17 yung pets. Tapos nagtatanim doon sa makakapuna. Ayan nga ho. Silver. Bagsak na ako. Bagsak na rin yung food. Nag-iipon ho ulit. Bakit? Yung mga in-evolve ko po. Ayan. Sila. Nag-evolve ako ng one of each kasi gusto kong malaman kung ano nga ba yung mangyayari lalo na dito sa boss fight sa doon sa preview nila ng PvP. Hindi ko lang alam kung sasabay din nila yan ang pag-release ngayong August month. Tinawag ko ng August month kasi yun na rin ho tawag nila. Ano po sila in total? Pito? Pito nga ba to? Oh, ito lang yung nag-iisa ko na merong kakaibang itsura. Si Tigra. Tapos ito yung gagamba na in-evolve ko tapos nag-bug. Tapos tinuruan din ako ng subscriber natin kung ano yung gagawin. Okay. Gumana naman. So, effective naman. Ayan, sila. Ayan yung mga ano natin. Okay. Pagdating na stats, ito pala, hindi ko pa na-update. Diba? 13. Pwede ko na siguro i-update to pag nag-80,000. Pindutin na nga natin to para bukas isa na lang. Para level 14 na silang lahat. Ayan, 14 na yung mga in-evolve ko eh. Kasi malaking tulong pa rin ho. Ito ho yung nagtatanggal talaga ng inip ko. Kasi in preparation na rin pagdating dun sa unang update which is yung boss fight. Plus, kung magkakaroon na ng preview anytime soon ng PvP and PvE, at least meron akong ayan nga pitong one of each. Tapos from there at least I can build or kung ano mang meta yung meron, matatantya natin. Pero siguro dun sa mga duplicate pets ko, kung makikita nyo dito, may mga duplicate pets naman. Most probably i-out ko rin yung iba kasi merong ayan, tulad niya 1 2 3, apat naman sila, yung isa may pakpak. So bahay out ko na rin. Pero depende pa rin. Kasi as of this moment, wala pa rin yung skill nila eh. Ayan o. Hinihintay rin natin to. And sabi naman nila, ilalabas din nila kasabay ng boss fight. Just to be fair. So, ito ginagawa ko siya for how many weeks now? Okay, isang buwan mahigit. Pantanggal inip. Kahit hindi pa ho tayo nagpe-play to earn dito. Yan, paulit-ulit kong ginagawa. I can afford to do that na hindi rin ako nagmamadali because maaga ho ako nagsimula. Tulad nga ho nung nabanggit ko nung mga naunang video, nagsimula talaga ako, 24 pesos. May mga subscriber tayo, nagsimula ng 6 pesos, meron nagsimula ng 4. Sobrang tambak ho yung DePet token nila kung ikukumpara sa akin. Nagkausap-usap na rin ho kami. Sabi ko, gulat nga ako. Sabi ko, sobrang dami. Laki na rin ho ng inita kahit papano. Pero nagkaroon ho rin kami ng conversation ng mga ibang subscriber natin na kung saan
ang desisyon talaga nila ay nilabas lang ho nila yung puhunan. Kasi nga, syempre, kahit papano, para makabawi. Tapos, waiting game. Kasi nga, play to earn naman to. So, willing to wait. Dahil nga, mura namin na bili. For those people na, yun nga, na medyo na late ng konti, lalo na ho yung mga nagsimula ng 500, unfortunately, as of now, sobrang bagsak ho talaga. Okay? Ito ho yung sinasabi kong example nung ano eh, nung bigla tayong napasisid ng wala sa oras. Kasi ang hirap din ho sa atin, nakikita ko rin ho sa mga forums, sa mga groups, mga comments. Given naman na yan, hindi na rin ako maging hipokrito kahit naman ako gusto syempre kumita eh. Diba? Marami sa atin or halos lahat sa atin gusto talaga kumita or lahat ng pumasok dito sa ganitong larangan gustong kumita. Yun nga lang, marami pa rin ho talaga sa atin ang alam niyo, hindi pa rin handang mawala yung pinuhunan eh. Okay? Yung iba nawawala na rin ng gana, hindi natin maiwasan kasi syempre lagapak nga ho talaga yung presyo. Pero wag na ho kayo siguro, ako siguro ho ah, ako kung ako ho nasa position niyo, hindi ko na ho siguro ano, dadagdagan pa yung stress ko. Magpapa-level pa rin ho ako. Kung ano man ho yung nailagay ko, meron ka mang 5, 3, 2, pa-level pa rin ho kasi at the end of the day, kailangan nyo pa rin ho to eh. Itong kay Mera Cage, kailangan nyo magtanim para magkaroon ng ano, ayan oh. Next level ko nga, 33. Ito na yung pinakamagandang cage na level 3 maximum na pwede niyang makuha. Eh, ilan ba to? Ito, level 3 na to eh. Diba, 20. Pero mapapansin nyo, nagsimula rin ho ako doon. May 6,000, ito, itong tatlo. Tapos, nag-evolve na ako, naparami ko ng lagay ng Wyvern. Kasi akala ko hindi ako aabot. Kasi nag-decide ako na huminto dahil sabi ko, wala, hindi muna ako mag-evolve. Kaso napakatagal pagka hindi pala nag-evolve. Eh, dumadami ho to, tong pet food ko. Sabi ko, eh sige, mag-evolve na lang din tayo. Kahit pa paano. So the rest, ayun. Ito ho yung sitwasyon natin ngayon. Unfortunately, syempre, wala pa ho tayong bawi. Ngayon, ganun naman ho talaga eh. Yung mga pinaglaanan natin ng investment, di naman ho kagad magkaka-ROI compared ho dun sa iba. Eh, napakarami yung games na lumabas ho ngayon na biglang may play to earn na. Kaso, as of this moment, unfortunately, halos lahat ho talaga, the same pa rin ho ng scenario. Except for some. I've seen some games recently na nagkaroon sila ng update, sumipa talaga yung presyo ng token. Eh, nag-times 0.5. Okay? Hindi siya, medyo kung ikukumpara ko siya, medyo anomaly. Sa totoo lang mga boss, ano kasi din eh, nung napunta ho ako tayo dito, eh, ang nasa isip ko lang ho, eh, testingin, laruin, wala ho sa plano. Eh, yun nga, dahil mura lang, I can afford to lose that money. Pero, syempre, ginawa ko pa rin ho yung side ko, kasi lagi nilang binabanggit yan eh, yung do your own research. Lagi nila ho sinasabi yan. Tapos, lagi rin ho nilang sinasabi na spend what you can afford to lose. Lagi ho yan. Pero, nagkataon lang din ho sa akin, ginawa ko ho rin yung dalawa. Kasi, hindi naman ho tayo bagito pagdating sa investment. Pero, bagito tayo pagdating ng crypto. Yun ho yung masasabi ko. Okay? Pero, lagi, ang ginagawa ko talaga, titestingin ko muna. Then, kung kaya ko na, kaya na ng dibdib ko, kaya na ng bulsa ko, di, dagdagan natin pa unti-unti, pero nagkalaroon nga ho tayo ng mismong cap sa sarili natin. Hindi ho ganun kalaki cap ko. Nabanggit ko yan sa ibang video kumpara sa iba. Ngayon, siguro swertihan. Anong swerte ho doon? Na-timingan ko ho. Okay? Kasi in any other investments, talagang timing will always be the key. Yun lang ho siguro masasabi ko. Mainip man ho ako ngayon, at least tama naman ho yung timing ko na napasok ko, na buy low ko, tapos nagbenta ako ng token para makabawi rin kagad. Nag-double the price, naging 50 pesos, 60 ko na benta, okay na ako. Diba? Naghihintay na lang ako ngayon. Yun yung nangyayari. Ngayon, with that being said, timing is the key. Pasok na natin ngayon do. Diba? Ito update. Oh, 15 pesos. Diyos ko po. 15 BSCS. Magkano ngayon yan? Oh, 4. 15 times 4. GG. Meron akong 60. Meron akong pang melt eh. Dipet.
As of this time, ayan, 301. Pumalo siya kanina ng sumisid to eh. Ayan, 293, 291. Pang! Kanina lang to. Ah. Ngayon, malaking tulong ang timing, mga boss. Bakit? Dito. Sa mga to. Sino magtuturo? Siyempre, hindi ako. Bantayan nyo yung ano, bukas na ho yung kay Marco Trader. Okay? Malalaman nyo ibig sabihin ng mga linya, ng mga candlesticks na yan, ano yung mga dapat nyong bantayan, ano yung mga dapat nyong tignan para malaman kung magkakaroon ka ba ng hint or trigger na kung saan pwede ka ba magbenta or hindi. Okay? Or pwede ka bang bumili or hindi. Okay? May mga kanya-kanya hong style yan. On my case, hindi ko siya kaya talaga literal na ituro. Kaya ako, I strongly advise, bukas, August 5, okay, alauna ng hapon, kay Marco Trader, yung link, description box, nasa baba. Okay? Discord yun, magsisimula. At nag-confirm na rin ho ako sa kanya kanina, August, anong pecha ba ng linggo? Okay? Silipin natin. Okay? August 8, ayun, sa mga hindi ho makaka-attend bukas. Yan. May ganung oras pa rin ho, alauna. Okay? Linggo. Wag ho natin sayangin yung oras sa pagkakataon. Pagkakataon na ho nating lahat matuto, makapagpalitan ng kung ano-anong alam. Kasi sabi nga nila, laging lamang ang may alam, Kuya Kim. Ayun lang ho, hindi ko na ho paabahin ho itong bagyebas ko. Doon ho susunod sa mga nagtatanong kung ano ginagawa ko, ano updates. Ayan na ho yung updates nung my DeFi pet ko. Just wanted to promote as well Marco Trader. Doon sa mga nahihirapan na baguhan, ito. Yay, malaking tulong to. Gawa rin ho to ng subscriber natin. Description link, na description box, yung link na baba. Tignan nyo ha. Magkano? Ang kardiya nga, ang saya na nito eh. Oh. Oh, diba? Mas mataas na sila. Teka lang, tagal mag-load. Kanina, mas, ayan, mas mataas na sila ng piso. Dati, mas mababa sila eh. Ngayon, mas mababa na si BSC. Oh. Ito, napakadali lang na itong gamitin itong website na to. Alagang 2,000. Cardia Chain or Mayonines, Binance, pili ka. Gas BNB, nakalakalculate na rin. Oh, ayan yung makukuha mo. Kung ilang number of pets, ilan yung sobra. Amount left. Oh, ayan. Okay, mga boss. Ayun nga po. Ayan lang ho. Hindi na ho muna ako mag-ano at tambak pa ho rin yung trabaho ko. Maraming salamat ho ng sobra-sobra sa inyo. Kita-kitso. Thank you.